with the coming of the Spirit. Follow up these people and everyone hopefully you will see something beyond. At alam niya Heavenly po Father, siya mga John 13:34. We do not want our dream to be blown away by that nightmare. This I realized when I became a bishop. Political education na dapat nating itulak ay ang patuloy na pagiging farmer must go out and sow, and his field is the whole world. This is TV Maria Foundation Philippines, DWGT TV Channel 68. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hala, ikalawang linggo na pala ng taon, ikasyam ng Enero sa taong 2011. At noong isang linggo ay pinagdiriwang natin yung Epifania. Ngayon naman, ang linggo pagkatapos ng Epifania o yung tatlong mago, ang piyesa ng tatlong hari, ay yung pagdiriwang nung pagbibinyag ng Panginoon. Sa linggong ito, pagnilayan nga natin kung anong ibig sabihin nung pagbibinyag ni Jesus at yung ating binyag. Kasi tayo ay bininyagan, hindi ba, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So anong ibig sabihin ng pagigibinyagan natin? Lalong-lalo na dahil alam ko, katulad ko, marami sa atin, karamihan sa atin, bininyagan nung wala pa tayong kamalay-malay. Basta na lang dinala tayo ng nanay, tatay at mga ninong-ninang natin doon sa simbahan, tapos bininyagan tayo ng pare. Kaya sana ngayong pagnilayan natin, ano ba yung ibig sabihin ng ating binyag? Lalong-lalo na sa gitna ng ating pagdiriwang ng pagbibinyag ng Panginoong Jesucristo. Kung titingnan natin galing sa ating mga narinig ng mga salita ng Diyos, makikita natin ang pagkakaiba ng binyag ni Jesus at ang ating binyag. Una, napakaibid na makamalinaw. Si Jesus nung bininyagan, hindi bilang baby. Adult na po siya. At noong unang panahon, lahat ng mga nagiging Kristiyano, puro po mga adult na o malalaking tao na, nakakaintindi na. Hindi pa tulad natin na bininyagan mula noong nagkaroon ng isang tradisyon sa simbahan na ang baby pala ay magandang binyagan na rin. Kasi kung ikaw ay baby at ikay namatay at hindi ka nabinyagan, saan ka nga naman pupunta, hindi ba? Pero kung ikay nabinyagan na, siguradong wala na tayong pag-aalala. Dahil pag ang baby, ang tao ay nabinyagan, tayo ay anak na ng Diyos. So kung anak na tayo ng Diyos, problema mo pa ba yan kung saan ka mapupunta kung ikay mamatay? Meron kang ama na mag-aalaga sa iyo, di ba? So napakasimple lang ng logic. So adult baptism as against infant baptism. Tapos pangalawa, yung titingnan natin si Jesus, hindi naman niya talaga kailangan binyagan. Lalong-lalo na yung sinasabing binyag ni Juan. Dahil yung pagbibinyag ni Juan ay para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Meron bang kasalanan si Jesus? Narinig natin sa Ebanghelyo, sabi ni Juan, ay nako, hindi ikaw ang dapat na binibinyagan, ako ang dapat na binibinyagan mo. Pero anong sinabi ni Jesus, sige na, gawin na muna natin kung ano ang plano ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos. Kailangan akong binyagan mo, hala, andito ako, binyagan mo ako.